Inindigan ko lang yung sinabi ng source ko na napakalapit sa congressman. Na talagang yung lalaki na umiiwas sa babae. At yung boyfriend niya ngayon sa LA, kilala ko rin. Mm-hmm. Hindi bago sa akin ang pangalan. Dahil isang businessman ito na hindi ko po pwedeng ipagkamali. Dahil basta, kilala ko yung boyfriend. Hiwalay nga na yun. So, naging sila ba ever? Oo naman. Huwag naman nilang sabihing hindi. Kalukohan pero ngayon na talagang tapos na. Medyo nakaka- yun ang alam ko. So, palagay mo si Manny ba na in love na todo kay Krista? Palagay ko. Dahil hindi naman siguro siya pupuhunanan ng butik. Na, diba? Yung sa bahay, totoo yan. Si Manny talaga. Yun hindi ko alam. Pero yung butik, alam ko talagang may kinalaman doon si May Kong. Alam ka kung ano ba talagang tunay na reaction ni Jinky dito sa issue nito? Of course, si Jinky. Galit na galit. Okay. Galit na galit si Jinky. Pero automatic do pag, ano, pag yung asawa yung nagrabyado, kinakampihan talaga yung asawa. Kasi si nakapakinahin din si Krista kasi may career naman siya dito at nung medyo nung nag-a-issue, pumutok din, di ba yung pinag-usapan nga natin dati dito na parang gagawin yung after the scandal, ano, alagaan siya parang Marika Reyes. Mm-hmm. Pero hindi yun ang nangyari kasi hindi siya masyadong, hindi saka, masyadong natuwa yung hindi, umalis kasi siya. Pero yun nga, ba't siya, sayang, sana hindi siya umalis. Alam mo, ang laki ng pagkakaiba. Si Aramina, pilit na itinatago ang relasyon nila ni Pacman. Okay. Talagang tagong-tago. Alam mo nang totoo, tago pa rin. Si Krista, binubuyang-yang niya. DJ mo, nakita mo na ba yung ad ngayon ni Miss Krista Ranillo? Yung liquor? Hindi. Napakaganda niya. Ano? Anong? Yung... liquor? Ano itsura? Liquor. Liquor. Ano itsura? Ang ganda-ganda niya talaga. Para sila glider, tapos sobrang sila laki ng ano niya. Oo. Pero hindi ko nagaganda kay Krista rin. Hindi ka nagaganda. O, bini na lalaki. Walang appeal para sa iyo si Krista. Ay, sa akin din. Sabi nila kamukha ko. O, baka naunahan lang tayo ng nega kasi na imahe. Hindi. Hindi. Ay, ma, pag nakita mo yung ano calendar, sobrang ganda niya. Hindi ko na kailangan pa makita yung calendar na billboard na yan. Gawin mo yung mukha ni Krista. Hindi, marami talaga rin sasabing kamukha. Kasi siya din. Sige, go. Sample. Oo, pinagtatawa na. Ano, kamukha mo talaga eh. Borgie, what do you say to that? Oh. Mas maganda yung sa akin. Oh. Alam mo, talaga yung mga artista na talaga yung mga katabi. Kaya ko si Tita Suzette, selfish. Okay, dahil dyan, maraming salamat sa Uncle Sam de Noradarize, Guardian 90% Ethyl Alcohol, Rina Gastov, Universal Stainless Wear, Lilis Peanut Butter, Tito Apin and Tito Roman, salamat po. M150 Energy Drink, Bodega ng Bayan, Mayor Enrico Roque ng Pandi, LV Torres, Mama Bing Perez, magandang gabi sa inyo. At ang ating mga juicers sa Winnipeg, Rhea Reyes, Neil Sullivan, at E.C. Bartolome, maraming salamat sa inyo. Magbabalik po agad ang mas pinaanghang at mas pinakatas na juicy! Next quiz. Bianca King, smile lang ang sagot sa statement ni Heart Evangelista na she doesn't know her. Todo-todo ang matapang na chikahan sa aming pagbabalik. Welcome back mga ka-freshness sa inyong Juicing Juicing Wednesday. Uy, bukas manood kay Mumu and me. Ayan, ay, Alex. Okay, Indian Pratt. Sir.ph, sulat ni Edgar Cruz. Sagot ni Cesar Montano, kung nakapagpaalam na ito kay Willie sa pagpalit nito sa Wawawi, kaibigan ko lang siya, hindi manager. Ooh. Uy, strong words. Yun yung sabi ko nga. Tito Edgar, salamat po. Pwede nating sabihin ang mga bagay-bagay sa mas positibong paraan. Pwede niyang sabihin na, ang dapat ko lang pagpaalaman ang manager ko kasi kaibigan ko naman si Willie, maiintindihan na niya ang gagawin ko. Hindi yung, hindi ko siya kailangan pagpaalaman, kaibigan ko lang siya. Bakit ang pagkakaibigan, bastusan? Pero kailangan walang talaga magpaalam kay Willie lahat ng guests. Hindi naman, kahit ang Wawawi talaga yung show ni Willie, hindi naman siya hindi, magkaibigan kasi si Cesar eh. Kasi super close sila dalawa. Sila, super close sila, okay. Parang Jan Estrada. Okay. So parang ang tanong ng press, nagpaalam ka ba sa kaibigan mo? So si Mr. Cesar nang papalit? Noong pang Sabado. Pati kayo, pero ano, siguro ano lang naman, hindi naman siguro mini-minion ni Tito Buboy in a bad way. Siguro kaya nga sabi ko. Nagkataon lang, baka nasabi niya ng mali, pakinggan. Pero feeling ko hindi naman. Strong ang dating. Oh, parang ganon. Pero po pwede nga sabihin ng mas maganda na hindi ko na kailangan pa siguro magpaalam sa kaibigan ko. Total kaibigan ko naman siya. Maintindihan sa dami ng mga lalaking sinabihan na magiging host yan, halos lahat kaibigan ni Willie. Oo. Eh, parang ito lang nag-react ba? Si Cesar lang. Magaling. Eh, si Robin, hindi naman kaibigan ni Willie, pero nagpaalam. Pero si Aga. Di ba si Aga hindi naman tinanggap eh. Oo. Hindi naman. Tapos si Mr. Manny Pacquiao, di ba? Hindi rin tinanggap. Senator Bong Revilla pa, di ba? Ay, hindi naman din matatanggap ni Senator Bong. Magaling like, pagkasabi ni Senator Bong. Ano sabi niya about Willie? Willie is Willie. No one can match pero ang galing, no? Buboy and Binoy. Mm-hmm. Buboy, Binoy sa... Wow. Okay. Anyway, moving on. Ito na, isa na namang away ang nagaganap sa showbiz sa Kapuso Stars.
Kasi Miss Bianca King at si Miss Heart Evangelista, kung maalala niyo si Heart ay nagsabi na di umano hindi niya raw kilala si Bianca King. At ang reaction naman ni Bianca ay hindi niya raw, wala daw siyang paki sa issue at tinawanan niya lang ito. Mukhang palalim na ng palalim at paanghang na ng paanghang ang issue ito. Bianca, ano say mo dito? Go. I don't know her personally. She's not a friend, she's not anything, so no. Ito ang prangkang sagot ni Heart Evangelista sa June 23 episode ng Juicy noong tinanong namin siya tungkol sa di umunoy bangayan nila ni Bianca King. July 3, natsyempohan ng Juicy si Bianca sa event ng Preview Magazine at inusisa namin siya kung ano ang reaction niya sa pahayag ni Heart. Okay. Bakit sinabi ni Heart na hindi niya kilala si Bianca kung naidirect na pala siya nito sa isang music video? Yes, correct. Ano ang masasabi ni Bianca sa balibalitang marami siyang nakakaaway na kapwa niya artista? Never ako nang away, never ako nag-confront, never ako nag-umbisa ng gulo kahit kanino. Wala talaga yun sa ugali ko. Mga ka-freshness, sa tingin nyo, sino kina Heart at Bianca ang mas kapanipaniwala sa isyong ito? Si Bianca? So, sinungaling lahat ang mga nagre-reklamo laban sa kanya. Pareho sila naman mataray, di ba? Oo, oh, mataray. Pero sa track record din natin i-base. Kasi si Bianca, mas marami nakakaaway. Mm-hmm. Si Heart naman, sino wala sa kaaway ni Heart? Lang. Bakit? Ako naman, dami kong kaaway. Pero tama naman ako palagi, di ba? So... Hindi, marami kang nakakaaway. Hindi dahil sa mga... Ay, nalimutan naman. Si Christy pa lang. Kanina naglalakad kami. Ito lang yung exception. Kanina naglalakad kami. Sino ba yung kasama ko kanina? Si Maya ba o si ano? Masabi kasama ako sa hallway kanina. May kausap to sa phone. Sabi ko, anak, sino kausap mo? Wala lang. Hindi ka pa bubuhay na walang phone, ano? Hindi, sabi niya. Okay, ito yung batang gusto kong kutusan dati. Ngayon, mahal na mahal ko na. Dati-dati, totoo, gusto ko siyang gawing target. Naibalik tayo kay Bianca kasi nung nakausap ko nga dati. Huwag na. Hindi, balikan na muna natin kasi kawawa naman yung mga ngiti niya. Ang ganda pa naman ang ngipin niya. Ganda ng ngipin niya. Yung sabi ng kay Arnold, hindi daw siya pinapayagan magsalita na magsalita. Eh, daldal naman daldal doon itong lola mo. Pero hindi siya nagdaldal din sa interview. Pero kita mo naman itsura. Reaction shot lang siya. Both naman, I think, nakita mo naman yung kay message ni Heart, sobrang sarcastic, di ba? I don't know her. She's nothing. Di ba? May mga one-liners na sobrang sarcastic. I don't know her. Talaga. She's not anything. Parang ganon. She's not a friend. She's not a friend. She's not anything. She's not human pero, being. Pero ganun din naman yung reaction ni Bianca eh. Mas sarcastic nga yung... Si Bianca na medyo malaki. Well, sana ano na lang, sana pagbatiin sila. Kasi di ba, magkasama sila sa isang station, sa isang show. Tapos yung sa show pa nila, magka-grupo sila. So, lagi talaga sila makikita. Hindi, ganda nga, nag-aaway sila. Pero dapat si Bianca makatagpo, nagsasapak na lang sa kanya. Wala at nang mainit ka na wala nang sobra ka naman sa sapak na lang. Kasi pagka ganyan, gano'n na sapakin mo, tatahimik yan. Hindi na magsasalitayan for life. Dahil ako makatapat niyan, hindi, pero... sabi mo, pok. Malaki nito. Hindi, dahil kasi yung itsura niya na nakagano'n, nakakabisa pero siya na nasundukan Heart at Bianca. Bianca to. Wait lang, ano? Si... Sino kakampi mo? Hindi. Eto, mag-go tayo, mag-go tayo. Eh, Bianca pala. Hindi kakampi, pero kung suntukan, Heart versus Bianca, parang Bianca mananalo. Eto, ano tayo, mag-go tayo kung sino mananalo sa suntukan. Ay, Bianca King. Itikita-kita naman, Bianca. Si Heart, fragile, eh. I think, nangyayari yun, iiwanin siya ni Miss Heart. Kasi si Heart parang very class talaga. Oo. Parang kanino lang kayo kakampi. Ako... kay Heart. Ako din kay Heart. Hindi, kakape ako. Laking kolehiyo si Heart para ako sa akin. Laking talihan si Heart. O ikaw? Si Bianca. Ako, si Bianca sasapakin ko na lang. Pero may natanungan ako. Galit na galit ka kay Bianca. Hindi kasi, hindi ko makalimutin sinabi niya sa interview namin sa radyo hanggang nakatatakton dito dahil. Sabi ko, uy, ano mo, galing-galing mo. Parang siguro, ang napaka-intelligent mo sa school. No, I'm articulate. Tinanong ako. Wow! Articulate ka, arte mo nga, di ba? Pero ang nakausap ko about dun sa away talaga, kaya daw nagsimula itong away, tama?